tungkol. Ngunit ang pag-ibig ko ay hindi maglalaho at mananatili ang kapayapaan. Aking pangako. Yan ang sinasabi ng Diyos na si Yahweh na nagmamahal sa iyo. Ito yung katapatan ng Diyos. Ang katapatan ng Diyos. Magkakaroon ka ng problema sa mga kasama mo, magkakaroon ka ng problema sa hindi mo kasama, eh ganun talaga. No? Pero hindi ko po gustong bigyan yung negative. Kasi sa kabila ng maraming negative, mas marami pa rin ang positive. Alam niyo ba, naalala ko po noong unang panahon na nagtatayo po ng simbahan sa iba't ibang damo at walang pera. Walang budget. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, ngayon mo bang mayaman ka na eh. Eh, noong unang panahon, walang kumalang talaga. Naalala ko po yung time na mag-midweek ako sa isang simbahan sa probinsya. Bakit? Walang pastor na pwedeng humawak. Walang worker na pwedeng humawak. Nagbuhian na yung mga worker. Ayaw lang bumalik. Naalala ko noon na ako yung midweek. I usually have midweek Wednesday and Thursday. Tapos si Jomar ang Sunday. Ang pera ko po noon ay sakto, pamasahe, papunta, pabalik. Sakto. Ang dalaglag yung simpunduling. Wala na. Ulang na. Nangako naman sila sa akin, meron silang may usapan naman na pag yung pamasahe pagbalik sa Manila, ay sagot nila. Hindi sabi ko may extra peso, may extra pera, pamasahe. Alam niyo, yung pong FX, yung ban ng tawag ngayon, pero nung ulang panahon, FX yan eh. Nag-stop over doon sa isang lugar na siyempre, pag-stop over, may kainan. At kung time na yun, nagugutom ako. At natapat ako doon sa restaurant na ang inahanda nila ay inihaw. At yung inihaw ay parang masamang espiritu umiikot-ikot sa'yo. Na ang sabi sa'yo, bilhin mo ako. At matagal po ako nakatingin doon sa iniihaw, alam ko hindi naman pupunta sa akin yung iniihaw na yun. At iniisip ko, nangako naman sila eh. Nangako sila na yung pamasahe na pabalik, ay ibabalik sa akin, ibibigay. Pero habang nakatingin ako doon sa iniihaw, sabi mo sa katabi mo, kailangan magpigil ang laman. Pumasok po sa isip ko, paano pag wala silang binigay? Kumbaga parang dumaan lang sa isip ko na, paano pag wala silang binigay? Hindi nila binigay. Alam ka naman, magwala ka ron, eh, etiketa yan. Pag hindi ka binigyan, pasensyahan. And praise the Lord, nagtagumpay po ang Espiritu kaysa sa Diyan. At nag-midweek kami, at yung oras na biyahe, one way, sorry po, 4 hours, one way. At pagkatapos po ng midway, di po ako nagkakamali, merong 10 mga kabataan na kumating. At kapag ka dating po ng alas 6, wala nang papalik. Yung probinsya, noon. At dating na 6 o'clock, wala nang papalik sa Manila. Maghihintay ka ng first trip, alas 12. Hindi naman ako iniiwan ng mga kabataan. No? Yung ilang kabataan doon, pastor na ngayon. Yung nakasuswero mo. Eh, pinakain naman nila ako. Ngayon, pagdating alas 12, yung first way pa, abangan mo, ordinary bus, nung alis ka na, naghihintay ka, nakita ko tinatawag. Hanggang sa alabas ka na, bakit hindi ako hindi binabalik yung pamasahe? Hanggang sa umara ka na, ang sabi lang sa'yo, ingat. Ano nangyari? Nakasakay ako, pagsakay ko, sabi ko, buti na lang hindi ako kumain. Bakit? Ano nangyari pala? Nakalimutan.
Pero okay lang. Alam niyo mga kapatid, sabi ko, buti na lang hindi ako kumain. Bakit? Ano mangyayari sa amin pagdating doon sa bus? Isigiling ka. Saan kayo? By paint. Nasagot ka sa conductor, by paint. O di ba? Ano gagawin mo? Dilakad ka ng konti. Para ka na naman. Second trip siguro. Tapos tatanoyin ka ng conductor. Saan ka bababa? By paint. O di ba? Lakad ka na naman. Third trip. Tatanoyin ka ng conductor. Wala kang pera eh. O, dinanaligit siya mo eh. Saan ka bababa? By paint. Baba ka, lakad ka na naman. Hanggang sa makabalik ka sa Maynila, paano ka nakarating sa Maynila? By paint. Eh mabuti na lang, hindi ko po naranasan yung gano'n, praise the Lord. Pero alam niyo yung mga gano'ng karanasan, yun na nagpapakinang. Yung mga gano'ng karanasan, yun ang nagpapasarap sa paglilingkod sa Panginoon. Nalala ko noon, unang panahon, kinukwento sa akin nila Eli. Hinahabol nila yung ordinary. Bakit? Mas mura. Eh lumampas. Ano na yan? Nagtatatakbo yung mga babae. Hinahabol yung, ay, ito pang iniwan. Eh siguro kung may kukwento yan, iiyak yan. Bakit? Ito nangyari. In everything, give thanks. Hindi po ako nagkakamali, siguro that was 10 years ago. Pero alam nyo, maraming dinaanan, mapabaw pa yan. Pero alam nyo, sabi po ng Panginoon, maguguha ang mga bundok at ang mga puro. Ngunit ang pag-ibig ko'y hindi maglalaho. At mananatili ang kapayapaan ng aking pangako. Yan ang sinasabi ng Diyos na si Yahweh na nagmamahal sa yung kabutihan ng Panginoon, yung kapayapaan na sa kabila ng hindi always mo. Andun yung kapayapaan, hindi nawawala yung kapayapaan. Yun ang sign ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi niya, He is faithful. Kahit na hindi tayo, minsan nagiging faithful. Amen? Amen. Ito yung part ng Diyos na katapatan. Yung katapatan ng Diyos sa atin, na anuman ang mangyari, sabi niya, Panginoon. Ano ang kalooban mo?
kasaysayan. Sabi mo nung nabasa nila, kayo na ang hanap ay kaligtasan. Kayo na ang hanap ay kaligtasan. Masdan nyo ang inyong pinagmulan. Hindi ba si Sarah ay si Abraham ay dalawa lamang ng aking tinawag, ngunit ang aking pinagpala ay tumamang tumang. May salita na ang Panginoon at sabi niya, huwag niyo dito. Patuloy po ang simbahan na yun. Itong simbahan na yun ay ang rema. Nararamdaman na ako na hindi na ako welcome.
Papatuloyan mo kasi ito ang kalooban ng Diyos sa amin. Anong etiketa ang meron ang ipinako ng Panginoon? Wala. Anong tama at mali sa pagpako sa kanya? Anong tama rin? Wala. Pero nag-stay siya dun sa cross. Kasi ayaw niyang iwanan ang kalooban ng Diyos. At ito po ang promise ng Diyos. Lucas. Gagawin tayo, grabe. Dahil dito, may ganding pala ako sa inyo.